Hi to all. My name is Mike Dowden, and today I have been asked to talk about the first portion nung seven last words, and I will be reading from the book of Luke. Yan. That's Luke 23, verse 34. Then said Jesus, "Father, forgive them, for they know not what they do." And they parted his raiment and cast lots. So, well, you know, to those of us who have read this specific chapter, we know that this was a time when nakapako na si Kristo eh, no? Tapos nandun yung sa kaliwat kanan niya yung dalawang ano, no? Magnanakaw, yan. And really, when I reflect on this, no? And by the way, hindi kasi ako ano eh, parang I'm an ordinary person, just like a lot of us are, no? And hindi ako ano, I'm not a, you know, a Bible scholar by any stretch of the imagination. Minsan when I read, I try my best. Now, first of all, I try my best to understand what I'm reading, kasi not all the time madali siyang maintindihan. We often get distracted, diba? Pero there are times naman na parang on fire tayo, na lahat na lang ng basahin natin nagkakaroon ng malalim na meaning yan. And yun yung tinatawag ko na parang maganda yung panahon na ganun, kasi on fire tayo, we are in the zone, the God zone pag ganun. So, well, I hope that I'm able to enter that zone today as I speak to you guys, no? As I said nga, hindi ako Bible scholar. And the way I read the Bible is very personal. Yun bang sometimes kung ginaganahan ako, I would dig deeper. So sinusundan ko yung ibang reference niya in the other books, ganyan. Para lang to see different perspectives, no? Sometimes then what I do is I look at the different versions, no? Again, for the same reason, to get different perspectives and context, ika nga, para maintindihan ko siya. Pero I only do that for a while, tapos biglang nagiging introspection na. Yun yung, at least yun yung process ko, no? So parang I read it first, I try to go as deep as I can, pero after that parang personal experiences ko na yung lumalabas. And today parang ganun yung mangyayari, no? I will do a little digging from my point of view, and in the hope na sana kayo din, just in case na miss nyo yung perspective na yun, then you gain a different perspective. Yan, okay? So this is my perspective whenever or when I read this particular verse and this particular chapter. Yun na nga, parang pag sinabing forgive them kasi hindi nila alam yung ginagawa nila, ano ba yung ginagawa nila? Hindi ba? Is it really nung ano, nagsimula lang ba siya dun sa nung kinuha yung damit, nagpustahan pa sila't lahat, di ba? Yun ba yung mali na ginawa? Or was it the whole process na mali? Okay. You know, if I will look at yung a few verses before that, di ba? Yun nga nung sinabi na yung nasa kaliwat kanan niya, mga kriminal. The fact that people saw Jesus Christ as a criminal instead of a savior, parang dun pa lang may mali na eh, di ba? May mali na in a sense that yun nga, itinuring nilang criminal, right? The fact na ihinanay siya dun sa mga magnanakaw, right? So, that kind of tells you na during that time,
people were viewing Jesus as, kumbaga, something that is harmful to them rather than helpful, di ba? Kasi kung helpful, hindi mo naman ituturing na ganoon, di ba? And ano ba ang tingin natin sa mga criminal? Harmful sila, di ba? Now, when something is harmful, you try to stay away from that something. And by painting Jesus to be a criminal, it's like telling everybody to stay away from this person because this person is harmful for you. On the opposite, this person is not good for you. So, dun pa lang, you know, I would take a look at it and say, it is almost as if Jesus is saying, Dad, to the Father, no? Dad, forgive them kasi hindi naman nila alam kung sino ako. Hindi nila alam kung ano yung kaya kong gawin sa buhay nila, no? Kaya, forgive them, right? So that's one interpretation. If I take a look at what I read prior to that particular verse. Another one naman is yung connected to that verse, no, connecting that verse to everything else that I've read about Jesus in the Bible. Palagi siyang baliktad. Napansin ko yun, parang lahat ng common wisdom natin, if it tells us to do one thing, pagdating kay Jesus Christ, pagdating sa Diyos, it's almost the opposite. Di ba? Parang, you know, love your enemy. Paano yun? Di ba? Or yun nga, yung turn the other cheek. Pagka sinaktan ka, sinampal ka. Parang ang hirap naman niyang gawin. Di ba? Ang hirap niyang gawin kasi taliwas or opposite siya dun sa natutunan natin na dapat nating ginagawa. Right? So, andyan na yung kung sino yung nauuna, siya yung mahuhuli. Kung sino yung mayaman, siya yung mas mahihirapan. Eh, in the world that we live in, ang goal natin is maging masipag, di ba? Para yumaman, right? Para makatulong sa ibang tao. And yet, when we read a lot of the things that Jesus is saying, it's almost always the opposite. And yun nga, going back to yung love your enemy. Parang ito yun. Kasama ito dun sa love your enemy. Kasi, di ba, parang pinako ka na nga eh. Tapos, ihihingi mo pa sila ng tawad after what they did to you. Parang ang hirap nun. Di ba? And as I was saying nga kanina, no, I like to take the Bible, to take what's in there, but most of the time, you know, I'll use what I read to reflect on my own life. Kasi ang gusto ko sanang mangyari is, kasi pag ang gagawin natin, tinignan natin yung Bible about something na nangyari na, pag nangyari na siya, tapos na siya. Parang ganun ang thinking natin. And makakalimutan natin siya, tapos wala na siyang relevance or size-size sa buhay natin. No? What I normally do, sinishare ko lang, no? I take something that's from the Bible, and then the rest galing na sa buhay ko eh. Right? And, you know, I cannot help but draw comparisons nga. Dahil kagaya ito, no? Or before I give that example, kasi nga, pag iniwan natin ang Diyos sa Bible lang, pag sinara natin yung Bible natin, hindi na natin siya kasama. So to me, internalizing it helps us to bring the Lord, no, into our daily lives, out there where it really matters. Okay? So going back to yung example nga, yung nakita natin lahat yung nangyari sa Oscars. Diba? Makikita mo, one man was really violent, but the other man showed restraint. Diba? And I don't know, para dun sa mga nakapanood no, nung mga videos afterwards, they were saying na yung taong sinampal, no, si Chris Rock, tinanong siya ng mga pulis,
gusto mo bang arestuhin na namin ito si Will Smith tapos ilalabas namin siya dito sa ano no sa grounds or sa area ng Oscars no. And sabi niya wag. Tapos nung tinanong din siya, are you going to press charges? Sabi niya no. Hinayaan niyang ma-awardan siya ng Best Actor Award. So, yun, pag nakita niyo yun, no? Napaka opposite niya. Kasi kung ako yun, gaganti ako. Or palapit ka pa lang, baka may ginawa na ako, right? But he showed restraint, no? And to me, pasok siya dun sa ano eh, dun sa love your enemy, dun sa turn the other cheek, di ba? Pasok siya dun sa teachings ng Diyos. And, a lot of the time, napag-uusapan yan yung, lalo na dito sa verse na to nga, na forgive them. Parang, really? Forgive the person that slapped you in front of the whole world? Forgive the people that crucified you? Forgive those who accused you? No? Ganda-ganda ng intention mo para ano to save mankind tapos lalabas para kang kriminal. How do you forgive them? 'Di ba? Napakahirap. Pero that's what God tells us to do. Forgive them for they do not know what they are doing. I now want to focus on the other half of that sentence eh. Andyan yung forgiveness eh. Gets natin yon. Pero yung they do not know. How can you not know? No? Feeling ko, lahat tayo, ako personally, pag may ginagawa akong kasalanan, hindi ako magmamaangan eh. Actually, alam ko. I know what I am doing. I know. Even before I do it, may bumubulong na sa akin. Diba? Gagawin mo ba talaga yan? No? And from my point of view, I think karamihan ng tao na nagkakasala, alam nila kung ano yung ginagawa nila. Ang hindi nila alam is yung consequence ng ginagawa nila. Okay? So most of the time, no, I'm speaking most of the time. And why am I saying that? Kasi there were some times na talagang hindi ko alam. And what do I mean? Let's say for example, may mga panahon dati nung maliliit pa yung mga anak ko. I was never home for them. I was always out, kasama ko yung mga kaopisina ko. Imbis muya ko ng bahay, mag-iinom kami sa labas, no? And sabi ko nga sa sarili ko, no, lalo na nung tumanda ako. Sabi ko sa sarili ko, ano ba 'yun? Paano ko nagawa 'yun? I mean, kasi kagaya ngayon pag tanungin mo ko, there's nothing that I would want more than to be with my children. Kung pwede lang 24/7. Kaso hindi na sila children, may mga apo na ako, apat na. And so yung mga children ko, may children na of their own. And wala lang, parang during that time, I mean, being the person that I am now, I oftentimes ask myself, paano ko nagawa yun? What was I thinking? Hindi ko na ba inisip na balang araw, tatanday ang mga yan, tapos sila naman ang walang oras sa akin? And that's what's happening right now. So, yes, to some extent, I did not know what I was doing back then. I did not know the repercussions na hahanap-hanapin ko pala sa bandang dulo. But a lot of the time, alam natin na mali yung ginagawa natin. And we just choose to ignore it as if walang punishment pagkatapos. As if we will not be judged in the end. Di ba? In fact, isa nga sa iniisip natin palagi is, hindi, nung namatay na ang Diyos, wala na tayong kasalanan. Di ba? Now, para dun sa mga nag-aaral talaga ng Bible, alam nyo, hindi ganun kasimple yon. Hindi naman porkit, you know, Jesus died for us, then pwede na tayong, you know, magkasala ulit, di ba? Kasi naka-charge na sa kanya yan dati. Alam natin, it's not
it's not that, no? It's not as simple as that. There will be judgment, right? But syempre tayo as human beings, we'd like to believe or you know, we choose the interpretation na mas magaang sa tinga, mas magaang sa loob, and we'd like to think na we are already saved, 'di ba? Kaya minsan yung pagkakasala natin, ganun-ganun na lang, right? So, alam mo 'yon, parang kinakalimutan natin yung sinasabing ignorance of the law is no excuse, 'di ba? Pinapalabas lang natin, kunyari hindi natin alam. And somehow a lot of us, and I'm one of them, secretly inaasahan natin na sa bandang dulo God will be merciful. Right? Although a lot of us, ang daming ibang taong sinisisi, eh kaya ako ginawa 'to dahil ganyan, 'di ba? Kaya nga ako nagluko kasi yung asawa ko, palagi na lang akong binubulyawan, etc., etc. Or kaya ako naghahanap ng kalinga ng ibang tao kasi pag-uwi ko sa bahay, yung mga anak ko hindi na ako pinapansin kasi may kanya-kanya na silang lakad. You know, we all have our excuses, eh, no? Why we do what we do. And I would like to think na hindi tayo ganun ka-inosente. Kung bata pa siguro inosente, hindi nila alam yung ginawa nila. Yun, pwede pa, eh. Pero tingin ko tayo, we knowingly disobey, you know, the law and the commandments, no? And why do we do that? Yun nga, yun na yung kinagawian natin. And hindi lang naman tayo yung gumagawa nun, di ba? Pag marami nang gumagawa, then it becomes normal, hindi ba? Kaya nga ngayon, parang, you know, yung mga taong naghihiwalay, ganun-ganun na lang, eh. Diba? There was a time, like ako, I'm separated kasi. And yung hiya ako during that time. Nung nag-fail yung marriage ko, I felt I was a failure. And sabi ko nga sa sarili ko nun, parang given all the success that I was able to get at a very young age, no? Because I was the president of a multinational company at the age of 34, no? Masyadong bata. But it was during that time that my marriage came crumbling down. So, sabi ko nga, eh, ang lesson ko doon, you know, success in the boardroom or success in the corporate world can never compensate for failure at the home. Imagine nyo, you know, mga, you know, I think mga 300, 400 people ang tao namin noon. Kaya kong paandarin, patakbuhin ng maayos. And yet sa pamilya ko, apat yung anak ko, tsaka yung misis ko, anim lang kami, hindi ko maayos-ayos. Hindi ko mapatakbo ng maayos. So, those were the things na, you know, lessons that I learned, no? Na, I don't know, today, if you ask me, would I, you know, am I a better person? I think I am. Would I do things differently? Definitely, I would do things differently. Diba? But during that time, the thing is, I did not know any better. Okay? So, pwedeng totoo. Or, no, hindi naman natin pwedeng sabihin, pwedeng totoo. Kasi alam naman natin, lahat na nakasulat dito, totoo. So, it's probably in that context where this applies. I did not know what I was doing. Even if during that time, I was knowledgeable that what I was doing was wrong, I did not know the repercussions. I did not know a better way. And I pray that this time around, guided by the Holy Spirit and our community, we can begin to know what to do and to know what not to do so that, you know, when we come and face the Lord at the end of this journey, you know, He will not need to apologize on our behalf. Because we already, you know, did the right thing. And in our hearts, na-correct na natin yung mga hindi natin naiintindihan before. Now, how long that process will be, hindi ko alam. It's a work in progress naman tayong lahat, di ba? But I hope that during this Holy Week, we get to learn a thing or two that will bring us closer to that knowledge, no? To that wisdom that will guide us. And with that, I'd like to thank you all and have a great day. Salamat ng marami. Bye!